Okay mga kapupoy, magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si Pupoy Junior, ang isang kuneheros. Alam nyo guys, sa araw na to, feeling lucky ako eh. Alam mo bakit? Alam mo bakit? Feeling ko talaga mag-subscribe na kayo. Pero kung hindi naman, okay pa rin. Dahil sa susunod na video, gagalingan ko guys. Pero ito yung mas lucky guys. Dahil sa araw na to, ang ating topic tungkol sa pagkakatay ng isang kuneho. Depende po yun sa dishes na gusto nyo. Abangan mo. Okay guys, ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa pagluluto ng isang kuneho. Alam mo ba kung anong dishes natin? Crispy bunny. Crispy bunny yun guys. So tara, sa farm, mamimili tayo ng rabbit. Okay, kuneheros. So, nandito na tayo sa farm. Nakapili na po tayo ng ating modelo. Isang New Zealand. So, guys, tatlong buwan na po siya. So tara, timbangin natin kung ilang kilo na po. Dito tayo ngayon sa ating munting slaughterhouse. So, ipapakita ko po sa inyo, bago natin katayan yung ating kuneho, titimbangin muna natin kung gaano siya kabigat. O, tara. So, roughly ay 1.8 kilogram siya. So, okay lang yon dahil 3 months pa lang siya. So, wala pasok na siya dun sa ating criteria. Okay? Okay. So, mga kakuneheros, pasintabi po sa mga pet lover natin. Ano? So, ipapakita ko po sa inyo yung tamang pag-execute o pagpatay ng isang rabbit na hindi po mahirapan. So, ito guys, pinaka-importante po to sa mga nagkakatay ng rabbit, no? So, dapat po hindi siya makapagbigay ng screaming sound. Kasi pag narinig po yun ng mga kasamahan niya nandun sa farm, so, magkikreate po sila ng pagpapanik. So, ang tendency po noon ay magkaroon ng miscarriage yung mga doe natin na mga buntis. So, guys, tara, papakita ko kung paano. So, una guys, ang kuneho natin ay dapat nakatalikod. So, ito yung ating fabricated na katayan. So, shout out doon sa aking pamangkin na nagpa-fabricate. So, napakagaling na fabricator po noon. Si Marlan, Ray, Ilara, at saka si RJ Rodriguez. So, sila pong gumawa nito. Okay guys, so ito po, napakabilis. So, buhay pa yan. So, isasabit na lang po natin ang liig. Then, hilahin po natin. So, yun na po yun. Kaya po na yung click sound. Yung ma-dislocate po yung kanyang liig at saka yung kanyang spinal. So, yun na po yun, guys. Ganyan na po, pangamatay. So, paano natin malalaman siya ipatay na? So, titingnan natin. O hindi na po siya gumagalaw, o ibig sabihin, patay na siya. So, susunod, dahil tayo po ay crispy bunny ang ating dishes ngayon, so, hindi po natin siya babalatan. Ang gagawin po natin, ito torch natin, tatanggalin po natin yung kaniyang far o balahibo para malinis po siya. Para pagdating sa pagluluto ng crispy pata, kailangan kasi natin yung kanyang balat para doon sa dish natin. Okay? Tara, punta tayo doon sa torch area. Okay, so nandito tayo sa ating torch area para doon sa ating dish ngayon. So, ito yung ating rabbit at ito yung torch na gagamitin natin. So, madali lang. So, isasabit natin yung rabbit dito sa ating ginawang sabitan, then torch. So, sindihan na natin. So, guys, napaka-importante po ng torch. So, dapat hindi po masyadong malakas yung, ano, yung ating apoy para hindi po maluto. So, ganito lang. Napakabilis po.
ito na po yung ating modelo. So, natapos na po natin siyang i-torch o tatanggalan ng far. So, next step ay lilinisin natin. So, tatanggalin natin itong mga itim-itim para medyo presentable naman, no? So, ang gagamitin natin ay scrubbing pad at saka tubig para ano, kukuskusin na natin. So, tara! So, ganyan lang, no? Iingatan lang natin yung balat na hindi mapupunit para hindi po masyadong messy mamaya. So, yan. Tatanggalin na natin yung mga sunog-sunog na balat. At ang isang key points dito, no? Kailangan po yung ano niya, yung balat niya hindi masyadong luto. Dahil pag in-scrub natin, sigurado matatanggal po yun. So, yan lang. Kagaya nito guys, so, ito po ay sobrang luto. So, nasisira yung kanyang balat. So, hindi masyadong, yun yung sinasabi ko kanina na dapat hindi malakas ang apoy. So, isa yung key points guys. Okay. So, dapat yan, malinis. So, yung tanggalin natin yung mga sunog-sunog lang naman. So, hinahan natin yung puti tubig. Sayang, titipid tayo ngayon. Okay, so ito na yung nalinis natin, natanggalan yung mga itim-itim. So next, isasabit natin para tanggalan po natin siya ng laman loob. So first, dahil inunat natin, kailangan po natin patuloyin yung dugo para ano, so ilalas natin, focus mo kaya. Okay. So, sa mga nagkakatay, importante po yun na makakalabas yung dugo, no? May mga, sa mga, may restriction po yun sa mga religious groups natin. So, dapat nakalabas yung dugo. So, next ay, so tatanggalin natin yung laman loob niya. So, sandali lang. So, dahil po ay lulutuin po natin siyang buo, so, dapat hindi po natin siya mahiwa-hiwalay. So, ang kailangan na natin ang matanggal yung kanyang laman loob. So, first, hiwain natin. So, guys, ito parang ano lang din, no? Parang naghihiwa lang din tayo ng yung mga pangkaraniwan na baboy. So, ilalabas po natin yung kanyang laman loob. So, ingatan lang po natin na hindi po mabutas yung laman loob niya dahil sigurado baka mangamoy. Dahil po guys, ito yung model natin na isang lalaki o bak. So, ito yung kanyang testicles, no? So, ito yung dalawa. So, alam mo bakit lalaki kinakatay natin? Dito po sa Nomara Battery Farm, hindi po namin ginagalaw yung aming mga babae. Minamahal po namin yung mga babae. Of course, yung mga lalaki, mahal din. Minamahal din namin, pero ito yung talaga kapalara nila. Kailangan silang katayin. So, yun na guys. So, labas na natin kanyang laman loob. So, hanggang doon po sa dibdib. So, yan. Kapit mo ko yan. So, yan na po. Ang kanyang laman loob lahat. So, ilalabas natin. So, key points lang guys, hindi dapat magbubutas, no? Para hindi po kumalat sa loob at magkaroon pa ng masamang epekto sa ating karne, sa quality niya. So, hindi dapat. So, lulupotin natin yan hanggang doon sa kanyang puso. So, lalabas natin ng baga. So, minsan na tayo magiging aswang. So, ito na po yun guys. So, ito na yung kabuuan. So, kitang-kita yung pantog. Hindi siya nakaihi sa araw na to. So, ihiwalay natin. So, sa ibang farm, sa ibang pagkakatay, so, kinukuha po nila yung, ano,
pamanloob natin. Pero sa atin, so ngayon, hindi sa ngayon, hindi muna natin ito kukunin. So, mayroon tayong alaga doon sa taas, yung ating sawa at saka yung ating bayawak. So, siya muna ang sisentensya nito. So, ang kailangan natin ay atay lang. So, para sa aking chukbo-chukoy na mahilig sa atay. So, yan lang, atay. So, next, ay okay na yan guys. Tatanggalan na natin ang ano, hanggang doon sa baba. So, yan lang. So, malinis na yan. Ito kung makita nyo. So, guys, ipakita ko sa inyo, no? So, alam, doon sa nauna nating mga video, masasabi natin na ang rabbit ay napaka-healthy. At wala po siyang fat. So, makita nyo, guys, yung kanyang laman. So, hanggang galob-looban, wala po kayo mapapansin na fats dyan. So, ito, hindi po fats. So, ano lang yan, protection layer doon sa kanyang laman. So, ito, puro laman na po yan. Hanggang doon sa ilalim. So, tuloy natin paglilinis. Okay? Okay. So, ito na yung ano natin, malinis na. So, next step ay tatanggalan natin sila ng kamay at saka paa. So, guys, ito po ay depende sa luto na gagawin nyo, no? So, pag lechon, usually pag nagli-lechon ako, depende po yun sa nagli-lechon. So, hindi po natin tinatanggalan ng paa para po doon sa, para may ayos po natin sa ating tiyatalian. So, ngayon, ang dish po natin ay crispy. So, hindi natin kailangan to. So, ang gagawin natin, tatanggalan natin. Okay, let's go. Ganyan lang, mabilis guys. Tanggalin na natin yung may excess. Okay, yan na guys. Malinis na yan. So, ilalagay na natin sa lagayan na maganda. Ra. Okay, so mga kapupoy. So, ito na yung ano natin. Next step natin. So, nalinis na natin yung ating rabbit. So, sa susunod ay ilalagay na po natin yung ating mga ingredients sa loob. So, gagawin po natin siya buo. So, ngayon, open po yung kanyang stomach. So, gagawin natin, ilalagay natin lahat dito sa loob yung ingredients. So, basic na ingredients para doon sa ating dish ngayon. So, mayroon tayong lemongrass o tanlad. So, pinaka-basic po yan para pantanggal po ng lansa. Next po ay mayroon tayong black pepper. So, mayroon tayong onion, mayroon tayong garlic. Of course, mayroon tayong ano, special ano to, ingredients para sa aming mga Bisaya. Yung tinatawag na black basil o yung tinatawag na sangig. Ewan ko, di ko alam kung tama yung English ko, pero based doon sa aking pagkakalam, black basil sa English nito. So, sangig. Next, mayroon tayong seasoning. Then, asin at paminta. Then, mayroon tayong cheese. Mayroon tayong seasoning ulit at mayroon tayong chili powder para medyo maganda yung lasa ng ating rabbit. Tara, ilagay natin lahat. So, ganito lang. So guys, importante po na maglagay tayo ng mga pampalasa sa loob ng rabbit natin, sa loob ng karne, para yung laman po manunuot doon yung lasa ng ating ano, lasa ng ating rabbit, manunuot doon yung lasa. So, yan, ilalagay natin lahat. Nasaan yung ating ano, kutsara mamaya, maliit. So, ayan, ilalagay natin. So, yung ating seasoning. Of course, hindi natin uubusin sa sobrang dami. Guys, mapapansin nyo, medyo marami yung salt at pepper natin. So, importante po no, sa paglalaga ng ating karne, medyo taasan po natin ang timpla ng ano, asin natin para maglasa siya sa laman.
So ilagay natin yung ating chili powder. Okay. So okay na po yan. Then next step ay isasara na po natin to. So tatahiin na po natin tong chan. Okay? So ganito na pagtatahi. Para nagtatahi na po ng ano, tela. Para hindi po umawas yung ingredients natin. So kailangan natin i-close to. So guys, sa pagtatahi, depende po yun kung sa inyong ano no, kung saan po kayo komportable. So ganyan lang. Sa akin, madali lang. Importante, maklose siya. So depende, kung sa inyo, medyo maselan kayo sa presentation. So siguro ko mas gagandahan nyo yung pag-stitches dito. So guys, yung laman po ng ating rabbit o texture ng laman natin, napaka tender po. So sa pagtatahi, medyo ano, maingat lang dahil napupunit po yung kanyang balat o yung kanyang laman. So yun po kagandahan ng rabbit natin. So sa mga bata na kumakain, so napakadali po niyang i-digest o ano, kasi masyado pong malambot ang ating rabbit, yung laman niya. So sa mga hindi pa nakakatikim ng rabbit din ano. So sasuggest ko po, kung gusto niyo tumikim, marami po tayong available na rabbit na pwede nating katayin. So wag lang po kayong mahiyang magsabi. O di kaya sa mga ibang farm natin, marami naman diyan. So so okay. Ito na guys. Pakit mo kaya. So, okay na. Ano na natin? Nailagay na natin yung ating ingredients sa loob. So, next po, since ang ating rabbit po ay medyo matigas to, 3 months, so kailangan natin ng pakuluan na medyo matagal-tagal. So, nahihirapan tayo magpakulo nito guys, kasi medyo ano, mahaba. So ang gagawin natin, tatanggalin natin yung kanyang litid dito sa kanyang legs, no? Yan. Tutupin natin ng konti. Yung puputulin niyo na pala yung ano, yung ligament niya. So, pwede na po natin siyang itutup ng ganyan. Ayun guys. Okay? So, next step, pakukulaan natin. Okay guys. So, ito na yung ating tatahi na. So, next ay pakukuluan natin. So, since na kailangan natin ng mabilis na oras, so naghanda po ako ng pressure cooker para 10 to 15 minutes lang natin pakukuluan. Okay na siya. Okay? So, ilagay natin sa ating pressure cooker. Then, guys, ito yung pinaka pangsabaw natin para po maglasa siya. So, pakukuluan natin, palalabutin po natin sa spray. Kita nyo yan?
So, isang rabbit, 1.5, okay na yun. Yun. So, maganda. Okay. Kaya na po. So, next, maglalagay po tayo ulit ng asin. So, maglalagay tayo ulit ng asin para po maglasa siya. Yan lang. So, bumula siya. Yan lang guys. So, palalambutin na natin yan. 10 to 15 minutes. Tara. Okay? So guys, 10 to 15 minutes, babalikan po natin siya. Okay? Okay, mga kapupoy. So, 15 minutes na. Almost 15 minutes. So, check natin kung okay na. So, repeat natin. Okay guys, so na-defuse na natin. So bubuksan na natin. Kung check natin yung ating rabbit kung okay. So yan na po. So check-checkin natin, no? Check-checkin natin. So ayan, okay na guys. Tatablan na siya ng ano. So pwede na natin siyang hainin. Okay guys, so tatanggalin na natin dito sa pressure cooker para ano. So guys, amoy na amoy yung aroma, no? Yung ating ingredients na nilalagay. So, napakabango po niya. Hindi ko, ano, kung anong amoy niya. Para siyang amoy rabbit. Okay? So, guys, yung chickens, yung rabbit stock natin, hindi ko natin natapo, no? Kasi titimplahan natin yung mamaya para po magiging soup natin. So, itabi lang muna natin siya. Parang chicken stock din. So, okay. So, palalamigin din natin to mga 10 to 15 minutes. Then, ilalagay natin sa freezer. So, para tumigas bago po natin siya ipa-fry. Okay? Okay. So, guys, napalamig na natin siya. 10 to 15 minutes. So, malamig na siya. So, pwede na natin ilagay sa freezer para medyo mag-firm yung kanyang texture. Okay? So, ilalagay na natin dito. So, mag-aantay tayo ng another 15 minutes o mas longer, mas maganda para mas firm yung ano, bago natin siya ipa-fry para hindi siya dumikit doon sa ating kaldero. Okay? Okay, so 15 minutes more. Oh, almost 20 minutes. So, sure tayo, malamig na to. So, it's time to fry. Okay? Kita nyo naman, umusok-usok. Sobrang lamig. Wow! So, ito na. So, malamig na yung rabbit natin. Of course, ipa-fry natin to para magiging crispy yung ating kuneho at patikpan natin. Siyempre, ikaw nga guys, sabi ng mga eksperto, so ang ating kuneho po ay napakaganda ng kalidad ng kanyang karne. So, kaya nga po recommended siya doon sa ating mga cancer patient dahil eh, hindi po treat sa kanila yung rabbit. So, of course, dahil healthy yung meat natin, gagamitan natin yung oil. Guys, yung pinaka-premium na oil. Sayang naman yung napakaganda nating karne kung kukuha lang tayo ng mantika kung saan-saan, di ba? So, presenting guys, ang ating langis na gagamitin o mantika ay ang ating edible oil. Edible oil yan guys. Premium. Tandaan nyo yan guys. Di nyo makikita yan sa supermarket. Pukutangin lang sa akin kayo makakabili ng edible oil. Okay? So, ilalagay na natin. Okay. So, yung ating edible oil
So, nandito na, nakasalang na. So, sisiguraduhin natin guys, bago natin ilagay yung ating rabbit. So, make sure na yung mantika natin ay almost 200 degrees Celsius na. So, init. Dapat pag nilagay natin, diretso fry siya. Hindi na po magsisink in yung oil doon sa kanyang laman. Para po magiging healthy yung ating ano. Kasi yung oil natin na ginagamit ay edible oil. So, abangan natin guys, painitin natin ng konti. Okay guys, so mainit na yung mantika natin. Lapit ka, para malaman natin kung mainit. Nalawakan ko. Mainit na. Mainit guys. So, I think nasa 100 degrees Celsius na siya. So, ito na yung pinakamagandang panahon para ilagay natin yung ating rabbit. So, kukulin na natin guys. So, patok muna natin. Medyo mahirap. So, yan po. Kitang-kita, bumukulo. So, guys, intayin po natin na mag-crispy yung ating rabbit. So, roughly mga 10 minutes. So, titesting natin kung crispy na. Pag crispy na, okay na po yun. So, hainin natin. At titikman natin yung ating recipe ngayon. At mayroon akong hinayar na isang magaling na chef at magaling mag-taste ng lasa ng mga luto. Abangan nyo yan, guys. Okay, mga kapuneos, no? Mga kapukoy. So, nandito po yung ating rabbit, pinapay natin. So, napaka-importante po nun during fry niya, dapat ang gagamitin natin yung low fire lang para maiwasan po natin na masunog yung ating rabbit, no? Kasi medyo malambot siya masyado. So, kung lalakasan natin, masusunog po siya, hindi po siya maluluto ng maayos. So, low fire lang dapat. Tips po yun. Okay guys, so, natikman ko na po. Nakita ko na, luto na po yung ating rabbit. So, tara, hainin natin. Kita nyo naman guys, kung gaano kaganda yung ating rabbit, no? So, guys, napaka-importante po nung tissue. So, pag nag-hide po na tayo ng tissue ay rabbit, dapat nakalaga sa tissue para mag-drain po yung excess po na oil. Diba? Yung excess na oil, yung edible oil po natin. Tara, palamigin natin at lantakan na natin. Okay, guys. Titikman na natin ang ating putahe sa araw na to, yung ating crispy rabbit. Napakasarap niyan guys. So, tikim na! Sobrang sarap ng rabbit. 100%! Oh, kita mo guys. Ang aking artista ang tumikim. So, napakasarap. So, tara! Kain natin, natakan natin yan. Okay guys. So, dito na natin magtatapos ang ating video, no? So, nakita no yung kung paano natin pinarasis yung ating rabbit. So, napakasarap po guys. Swak po ito, pambulutan, panggulang, pampamilya, pang sports car. Okay? So guys, magtatapos na yung ating video. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, no? Pakihit na nga po yung subscribe button. Then, sama nyo na yung bell button para updated po kayo sa susunod nating mga uploads. Okay guys, salamat guys! Bye-bye! Bye-bye!